What's up mga alien? So, kamusta kayo dyan? Nagbabalik na naman ang daily video na alien na resolve it! Ngayong araw, meron na lang tayong panibagong bike check. Pero bago tayo magsimula, pa-shoutout lang kaya the Rainbow Cyclist kay Pops, no? Dahil sa binigay niya itong jersey sa atin, natatagan tayo ng plus 10, plus 100, bogey points, no? Feeling ko bumawag ako dito mga alien. And yung mga di pa nakasubscribe kay Pops, the Rainbow Cyclist, yung channel niya is nandyan. Paabutin natin siya mga alien ng 1,000 subscribers. Sobrang lapit na. And sana supportahan niyo rin ibang mga bike vlogger, Team Fast, Team Usad, and lahat ng mga local bike vlogger. Kung kaya niyong supportahan yung malaking channel ng mga Pilipinong nagbo-bike vlogs, isupportahan niyo rin kami malaliit. So yun, tingnan natin ngayon kung sulit ba si Promax Pr50. May mga nagtatanong sa akin ito, ito yung pinakabago na latest pa sa pinakabago ng pinakabago mga kabit. Ito yung pinakabago ng road bike sa market. So tignan natin ngayon kung sulit ba yung presyo niya doon sa specs na meron siya. So ano pang hinihintay natin? Bakit tayo magsimula? Ang di mag-subscribe is magkasama at umutas ng point. Sa'yo, maraming salamat abyo. So be it, signing up. Na joke lang. Start na tayo mga alien. Wow! Okay mga alien, start na tayo dito sa bike check natin sa pinakabagong road bike sa market, yung Promax Pr40. 50 pala. Okay mga alien, start na tayo dito sa bike check natin sa pinakabagong road bike sa market na naka-STI daw. Ito naman yung Promax Pr50. So tignan natin kung sulit ba yung specs ito doon sa presyong meron siya. Start tayo sa kanyang frame. Yung frame nito, kita-kita nyo naman is a glossy. Makintab mga alien na nasa taas yung kanyang PR. Ayan, PR50. And may design dito ng ganto-ganto. May high-end na nakalagay. So high-end nga pa yung brand nito. And recyclable. Alam ko yung ganto logo, recyclable eh. Sa downtube, yung top tube nga pala niya mga alien ang ginamit. Yes, nakalagay dito, aluminum. Aluminum T4 and T6. Sa mga din nakakalam niyan, yan yung tower level doon sa Clash of Clans. Pag-ilat niyan, T10 mga alien. So T10 yung ginamit dito. Aluminum T4 and T6 yung ginamit dito mga alien sa kanyang frame mga alien. And dito naman, may nakalagay na 700C. So literal, road bike. Ito naman tayo sa kanyang bakas ng kahapon, gitang-gita mga alien. Natural to sa mga budget na road bike na nilalabas ngayon sa market and may scratch tape na preview. Ayan mga alien, hindi siya makinis mga alien, may bakas ng kahapon. And yung head tube niya is a straight. May nakalagay dito na P. Ibig sabihin niya, pogi mga alien, no? Literal na pogi. Letter P. And nandito sa down tube, yung kanyang brand, Promax. Meron tong kulay pula and ang kulay blue, mamaya papakita ko sa inyo. Yung frame niya mga alien sa top tube, isa hindi naman siya pabilog. Ayan, sa ano naman, sa down tube niya, payat mga alien, malnourish yung kanyang down tube dito. Payat siya, parang yung kay MDS na frame. Parang pareho sila ng pagkaka, no? Hindi ko lalo kung si MDS na lang gumawa nito mga alien, ha? Hindi ko sigurado. And meron dito yung kanyang ICL sa kanyang down tube. Isa, dalawa, left and right. Ito yung FD and RD. Ito yung FD, ito yung RD. Na tumagos dito sa ilalim, mga alien, sa pinakailalim. Doon tumagos yung kable niya. Ito yung kabila. Sa top tube, nandito yung para sa caliper sa likod. So FD and RD yung nasa down tube niya. Nandito yung lagayan ng ulap. May tumnilyo na yan, mga alien. Hindi na kayo maghahanap pa ng tumnilyo, mga alien, no? Pasensya na, medyo mayroon na sa labas tayo, mga alien. And yung head tube guys, hindi naman tapered, straight tube. And size ng frame niya, mga alien. Ang size sa 46, kitang-kita niyo naman 46 yan. Yung itong top tube. Ito 46, malamang sa malamang ito is sa 50. Yung top tube niya. Si tube 46, ito nasa 50 yung top tube niya mga alien. So pwede to sa mga 5'3 pa 5'4 siguro, 5'6 pa baba. Yung mga height na pwede dito. Mamaya papakita ko sa inyo yung available na kulay niya, yung pula and yung blue. Titignan din natin kung ano yung size na meron sila, yung available ng dalawang yun. Ito isa, yung puti, isa size 46, pwede sa mga 5'4 and 5'5 siguro, pwede pa to. Papaba. Ayan, dito pwede sa mga higanting rider. Tingnan natin mamaya kung ano yung available sizes ng iba. Yung frame nito dito, hindi siya yung normal pa ganon. So yung sixth niya is nandito banda. And the size 46. Sa FD naman niya, ang ginamit. Ito, Ignite mga alien. So nagbabaga to mga alien. And naka-clamp type siya dito. Ayan. Dito naman, yung welding niya is hindi yung smooth. Itong crack niya mga alien, ang ginamit,
30 po ang mga alien yung ginamit sa kanya dito. 50 yung pinakamalaki, 30 po yung sumunod, nakatubay. And tignan natin, yung premix alloy, etong chainring niya dito is bakal. And parang napapalitan naman yan. And napapalitan siya mga alien, nasa sa inyo kung papalitan niya yan. And naka-square taper pa to. Yung Promax na crank niya, bakal. Yun lang, no? Nakabakal yung Promax na dito, square taper yung ginamit sa kanya na crank. Yung BB niya, ayan. And dito naman sa likod, may Promax din dito. Yung RD is dito dumaan. Yung RD na ginamit, Sensa Ignite, mga alien. So nagbabaga to. Yung ano niya, hindi naman oversize yung kanyang pulley. And yung chain na ginamit, ayan, hindi ko masyadong maano. Ay, mag-focus ng chain, mag-focus ka. Papaya tayo. Focus ka, sige na. Yan, parang walang tatak, parang ordinary chain lang yung ginamit sa kanya mga alien. Ayan, FD Ignite. Yung sprocket naman niya, bilangan natin, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Dulog ako doon. Naka 9 speed na ito mga alien. Ang ginamit, 11 30 2T. Ito yung 28. Ito yung 32. Kitang-kita nyo naman mga alien, 32. Kung hindi nyo makita yung sige, malabo mata nyo. Ito nga lang mga alien. Hindi pa ito kasi sprocket. Naka-threaded type pa ito. Ayan, naka-threaded type pa sa mga alien. Hindi ito naka-kasi sprocket. Threaded type pa ito. Yung nakalagay sa kanya na 9 speed. Yun lang. And dito naman tayo sa kanyang ano, hubs niya is bakal mga alien. Dumidikit. Dumidikit yung ating magnet, intergalactic magnet. Ayan oh. Dumidikit yung magnet natin dun sa hubs niya. So yung hubs niya is bakal. Bakal yung hubs, bakal yung crank arm niya mga alien. Eh dito naman tayo sa kanyang ano, yung rims niya, alloy na rin. Yung sprocket is bakal. Kita kita dumidikit mga alien ha. Walang kadaya-daya. And yung ginamit na gulong, compass. Ang gulong na hindi ka ililigaw. Compass mga alien, 700 by 20, 3Z. So papakita ko sa inyo kung gaano kalapad yan, o kalapad yung mukha nyo, ayan. Yan yung 23Z. And yung ginamit na caliper sa kanya, nakakaliper to mga alien, yung caliper na ginamit is alien. Walang pagkakilanlan yung caliper niya dito. Ayan, hindi, dapat ginawa na nila lang ano eh, Sora. Budget na naman to, so imposible magkaroon ng Sora to mga alien. Nakakaliper sa dito, na alien. Malamang sa malamang bundle yan sa Sensa Ignite. Ito naman sa likod, yung dropout niya sa likod. Ayan, ito yung dropout niya, na quick release mga alien. So nagbabayaram ng gulong. Mabait, nagbabayaram ng gulong mga alien. Ayan, may Promax din dito. And yung itong crank arm niya sa kabila is bakal. So dumidikit pa mga alien. And dito naman, yung kanya seat post, yun lang, bakal din. Yung kanya seat post, yung kanya seat clamp dito, or quick release, is alloy. Bakal lang to. Yung seat post niya yata, nasa 28 yata to, yung size ito. And the Promax na rin, pero bakal siya. Yun ang downside dito sa ano na to, nakabakal. And yung ano niya, is plastic tong part na to, and bakal tong part na to. Yung kanyang pedals. Ayan, standard ng pedals lang siya, syempre. And dito naman, ito yung nalolost thread. Ayan. Ayan yung nalolost thread. Ito yung gamit ko kay Battle Hopper dati. Nalolost thread ito mga alien. Pagkatagalan. Eh, lalo na pag mabigat yung sumakay. Ayan. So, kung parasa kaya yung kabit mo dito, basit malolost thread ito. And nyari ka sa midges mo. Yung upuan naman niya, Promax yung ginamit. And wala siya dito nga butas. Wala siyang itlog rest. Any plastic dito, hindi ko alam kung para saan to, labasan ng tae. Ito yung kanal para sa tae. Pasintabi sa baka kumakain. Promax na rin, tsaka malambot siya. Kahit ano siya, malambot na rin naman sa Promax yung ginamit. And bakal nga lang to. Sa harap naman, dito tayo. Yung rigid part niya, okay, bakal mga alien. So madami siyang part na bakal. Ayan, bakal din yung kanyang fork. Itang ito naman, dumidikit. Promax din yan. Na rigid. Sa harapan. Okay, bakal din yung kanyang hubs sa unahan. Sa ano naman, meron din siyang quick release. So, nagpapahiram ng gulong. Mabait. Eh, nagpapanakaw. Pag nilak nyo, huwag nilak yung gulong. Ang ilak nyo yung frame. Pag mamimili kayo or ilalak nyo sa labas ng mga tindahan. Eh, may adjustan dito. Dito mo tayo sa kanyang... stem mga alien, yung stem niya
Oy, stem alloy, yun lang. Yun, sa wakas, stem yung alloy mga alien. Ayan ang haba, nasa 80 yata to, yung haba nito. Yung handlebar naman niya, alloy din. Yun o, oh. Bumabawi sa handlebar and the stem, alloy. Yung dumidikit, yung haba ng drop bar niya, drop bar pala to. Drop bar to is pabilog. And ang haba nito siguro nasa 44, end-to-end to. End-to-end yung 44 niya dito mga alien. And sa harap, yung clamping nito is 31.8 na rin. Yung clamping nitong drop bar niya dito. And dito naman tayo sa kanyang brake and shifting. Ito yung sinasabi niya ng STI mga alien. Ignite. Naka-ignite sa mga alien yan. Yung pareho sila ng technology ng Shimano STI. Pero ito kasi is ignite. Ayan. Ignite yung ginamit sa kanya. Ayan yung shifting niya dito pang ganon. Ayan, oh, ayan yung shifting niya. Ito yung braking niya. Sa kabila naman ganon din yan. Ayan. Ganon din yan. Oh. Ayan. And ganon din. Ignite na rin mga alien. Ang caliber sa unahan, alien din. Kauri ko, alien. Walang pagkakilala. So ayan mga alien, si Promax PR50. Ang mga bakas sa kanya, yung chain ring, itong crop arm, and itong kanyang hubs doon, bakal din yung hubs na dyan, and naka 725, 23C, and ito, bakal din to, seat post bakal, bakal din yung kanyang fork dito, and alloy naman to, dito bumawi, alloy ito. Ang weight nga pala ito mga alien, ito yung nasa 12 kilos. So mas bagaan ng konti ito doon sa mga ordinaryong mga MTB. Ito nga pala yung kulay pula ng Promax mga alien. Same size, 46 din pala ito. Ayan yung kulay pula, yun yung design ng pula. Ito, parehas lang ng specs. Sa kulay lang talaga sila nagkaiba. Ito yung puti na binay-check natin. And yung blue nandito, nasa ibabaw. Ay, sorry po. Nasa ibabaw mga alien. Ay, sorry po. Yan yung kulay blue. Yan yung, yan. Medyo nakasabit siya mga alien na meron siyang damit. Ayan, may hukubaran niya. Ayan, kulay blue. Yan yung kulay blue, pula, tsaka ano, yung puti. Yan, blue, puti, and yung pula. Yan yung available nila. So, para sa inyo, is okay na ba yung ganito? Medyo madami siyang part na bakal. Sabi ko nga, yung crank, yung hubs, seat post, and yung kanyang ano dito, yung kanyang fork, isa bakal din, and alloy, yung kanyang frame. So, magkano nga ba to? Si Promax PR50 700C. Ang presyo nito dito kay Vans Bicycle Shop is tumatalinting na 12,500 pesos. So, comment down below kung para sa inyo isa sulit na ba yung 12,500 pesos para dito sa Promax PR50 na naka hindi pala Shimano to, naka Senza Ignite mga alien. Comment down below kung para sa inyo sulit na ba si Promax PR50 niya naka-ignite, and may madami siyang bakal, yung port, yung seat post, and yung hubs niya. Comment na bilang mga alien. Alright mga alien, yan yung bike check natin dito kaya Promax PR50 na naka-sensa ignite. So comment na bilang kung para sa inyo isa sulit na yung 12,500 pesos dito kay Vans Bicycle Shop para dito sa Promax na road bike na naka-STI mga alien. Ulitin ko, shoutout sa iyo, Ka-Barbie, The Rainbow Cyclist, sana supportahan natin. Pabuti natin siya ng 1,000 plus subscribers. Sobrang labit na. Konting game mo talang, and shoutout din sa Team Usa din, Team Pass. Sobrang dami nyo. Hindi ko may isa-isa mga alien sa iyo. And support this sport, shoutout din sa iyo. Makagrupo ka dyan. Maraming salamat sa mga sumusuporta. Kung di pa ka nakasubscribe, subscribe nila. Hindi alam mo, di magsasubscribe is magsasarado ang butas ng puwet. So yun, maraming salamat. I love you all. Zobie it. Zaya. Woo!